So good morning mga ka-dreamers, no? So ngayong araw mga ka-dreamers, ipapakita ko sa inyo ang isa sa trabaho ng isang ordinary seaman dito sa barko. So ang trabaho ko ngayon is kakatukan ko yung cylinder dito sa pump ng hatch cover, tapos pipinturahan natin. So kumuha muna tayo ng mga gamit like hose, jet chisel, tsaka pneumatic na pangatok. So kuha tayo ng gamit para sa ating pagpangatok ngayon. At i-check na lang din natin yung air compressor kung nakauna. So ito yung air compressor namin at naka-on naman siya. Try natin. So maraming tubig mga ka-dreamers, no? So dapat anuhan yung mga tubig na yan, ipalabas para hindi siya pupunta dun sa ating air hose. At kukuha na tayo ng mga gamit ng jet chisel at saka yung pneumatic na grinder. So nandito yung mga gamit namin. Ito yung locker namin dito. Kuha tayo, maraming jet chisel dyan. Kuha tayo ng isa. Ito, gamitin natin yan. Tapos grinder na pneumatic. So ito yung mga gamit natin mga ka-dreamers, itong dalawang to. Tapos kuha din tayo ng hose. Tara, let's go. Kuha na rin tayo ng air hose mga ka-dreamers. At ito yung air hose, no? I-on mo lang yan para labas yung iri. Yun, may dumaan lang lahat. At papunta yan sa kakatukan natin na cylinder. So dito tayo magtrabaho ngayon mga ka-dreamers. May ladder tayo kasi akyatin natin yan. Ito, kakatukan natin yan tsaka i-cup brush. So yun yung magiging trabaho natin ngayon, kagaya nito na ginawa ko kahapon. Ito yung ginawa ko kahapon. So kakatukan natin yan, tapos pagkatapos katukan, pero madali lang naman, pwede naman siya i-cup brush kaagad. So pwede na i-cup brush kaagad, pero in case na matigas, may jet chisel naman tayo dyan. So i-cup brush natin yan, pagkatapos lagyan ng metal bright, at pagkatapos lagyan ng metal bright, mag first primer tayo. Yan, first primer dito is gray kasi yung finished product dito is red na kulay. So yan din sa kabila. So pagkatapos natin katukan yan, sabi ni maestro, mag second coat tayo nito ng mga natira natin. Tapos doon sa kabila. Dito din yan sa kabila. Yan, kailangan natin i-second coat yan ngayong araw. Kagaya nito, ito yung na second coat na siya. Pero hindi pa yan yung finished product talaga. Kasi kailangan pa yan lagyan ng top coat na talaga na pula. Ginawa nito, first primer yung gray, tapos second primer, ito, pula. Tapos yung last na kulay niyan, pula na. Yun na yung pintura niya talaga na top coat. So tara! So tara, let's go mga ka-dreamers. Let's do this, our job. So maglagay tayo ng pampaano sa tainga para hindi masira yung tainga natin, no? Air drum natin. Tapos ito yung mga gamit ko para kumangatok ito. Ito talaga yung mga gamit ko. Protection natin. Mag ninja tayo mga ka-dreamers. Let's go! Isahan na natin ang
Love. So while handling sa grinder mga ka-dreamers, no, dapat talaga na mag-iingat talaga. Dapat always safety first talaga. It's either na yung bala mo is cap brush, cutting disc, or yung grinding stone. In this case, yung ginamit ko ngayon is pneumatic siya na grinder at yung bala is cap brush. Sa case naman na ito, dapat hawakan mo talaga ng maigi yung grinder mo, kasi kapag pupunta ka sa yung mga sulok-sulok, bigla yung tatalon pag hindi siya naka-proper na position, no? Kaya dapat hawakan mo talaga siya ng maigi para hindi ka matamaan sa cap brush na yan, kasi masakit talaga yan. At regarding naman sa ginamit ko nga yun na pneumatic, so iri yung nagpapagana dyan sa grinder na yan, no? So much safer yan kumpara sa electric na grinder, kasi kapag mabitawan mo yan, pusa yan na mapapatay talaga. While sa electric na grinder, yung isaksak mo talaga sa kuryente, hindi yun basta-basta mamamatay, lalo na kapag naka-lock mo yung ano niya, yung switch on. Kapag naka-lock yun, hindi yun basta mamamatay kapag mabitawan mo. Kaya dapat tibayan mo talaga yung kamay mo na hindi mo siya mabitawan kapag ipasok mo sa mga sulok-sulok, kasi medyo delikado talaga. Dapat safety first talaga. Maganda tumutirmaho ganito, eh, kasi iniisip ko parang big bike, eh. Yung tunog ba parang big bike? Yan o. Para sa big bike yung tunog. Ayun, gawin. Kung umiikot siya, kaya natatanggal itong mga ano, itong mga kalawang-kalawang. Look, yan nyo. Difference mga ka-dreamers, no? Ito yung wala pang cap brush, hindi pa yan natira. Ito yung natira na. Diba? Kuminis siya, diba? Tanggal yung mga kalawang-kalawang na mga maliliit. Tapos ito na yung ano, pag na-brush mo na. Tignan nyo, ah. No. Matanggal talaga siya. Balikan mo lang yan ang control niya. Ipinis na yan. Ipinis na yan. Pagkat after dito, matapos na to, lagyan ng metal brake. Tapos pinturahan na kagad. Diba? Let's go! Back to work! Tapos yung hindi matatamaan ng cap brush mga ka-dreamers, ititirahin natin ang jet chisel. Thank you.
yun na nga mga ka-dreamers, no, natapos rin natin yung katukan tong isang to. At pagkatapos nito, lagyan na natin to ng metal bright para pulido talaga yung ating trabaho. At after that, pinturahan na natin ng primer na gray. So tara, let's go mga ka-dreamers. Let's do this. So meron na tayong metal bright mga ka-dreamers. At lalagyan na natin yan ng metal bright. Let's go. Ang metal bright nga pala mga ka-dreamers, no, isa yung chemical na ginagamit namin dito sa barko para pangtanggal sa mga kalawang. So nilalagyan namin yung metal bright para pulido talaga yung trabaho, para mas makintab at mas hindi madaling kalawangin. So nilalagyan talaga namin ng metal bright before kami mag-primer. So yan na yung result ng metal bright mga ka-dreamers, no. At since natuyo na siya, pwede na natin siyang pinturahan ng gray. Mag-first primer na tayo. So tara, let's go! So karon mga ka-dreamers, magtimpla tayo ng pintura, yung gray na doon. So sa gray, may double component tong primer natin, no. So kapag double component, meron talaga yung partner na hardener. Yan yung hardener niya. So pag Jutapix din yung hardener na gagamitin mo. Kasi may klase na Jutaguard din, eh. Meron din Jutaguard. So Jutapix din na pintura. So paghalo na, ang ratio niyan is 1:1. So isang maliit na ganyan, isa rin na malaki na ganito. So kailangan talaga pantay mo talaga yan. Dapat alohan mo talaga sa pagtimpla na hindi maubos ka agad yung hardener. So mag-mix tayo. So haluhin mo ng maigi yung pintura. At pagkatapos mong haluin ng maigi, lagay mo doon sa lagayan mo kung saan mo ilalagay, at lagyan mo ng hardener. Kasi pag hindi mo yan lagyan ng hardener, hindi yan matutuyo talaga. I-mix mo na naman ulit. At pagkatapos dyan, lagyan mo ng thinner na 17 para sa medyo malapot siya. Para maganda talaga siya ipintura at makintab. So ito, tapos na. Yan, at gagamitin na natin yan. Tara, pinturahan na natin yung ginawa natin. So we are in the last part na sa pagme-maintenance natin mga ka-dreamers, no. Yun ang pagpipintura. So ito yung last part talaga sa pagme-maintenance. Hindi pwede na kakatukan mo yung barko tapos hindi mo pipinturahan. Kapag hindi mo talaga yan pipinturahan, kinabukasan babalik na yung kalawang niyan, lalong-lalo na kapag uulan, talagang babalik diretso. So dapat pinturahan talaga yung ginawa mo before ka mag-out para hindi siya madaling kalawangin. Dahil yan yung gamit talaga ng pintura, para hindi madaling kalawangin ang barko at para maganda rin ang barko. Diba, dapat pinturahan talaga, hindi pwede na hindi pipinturahan yung ginawa natin. So kagaya niyan, nag-first primer na ako para pag maulanan siya walang problema, diba? At yan na yung natapos rin natin mga ka-dreamers, no. Yan na yung finished product ng first primer. So bukas mag-second primer tayo dyan kasi hindi pa yan tuyo. So ngayon this time, ito muna yung second primer natin. So magtimpla tayo ng pula na second primer tsaka ito. Tsaka mayroon pa doon sa kabila, pag may oras pa tayo habulin natin yun. So magtimpla naman tayo ng pula na first primer. At hindi ko na ipapakita kasi same lang naman ang process kung magtimpla ng primer na gray, yung pinakita ko kanina. So tara, timpla na tayo ng pula para matapos na tong araw na to. Let's go mga ka-dreamers, fighting! So may primer na tayo na pula dito. Mag second primer na tayo sa ginagawa natin kahapon. So let's go! So sa napapansin yung mga ka-dreamers, no, sobrang daming process ng pag-maintenance ng barko, no. So this time, nag second primer na ako sa ginawa ko na yung na first primer ko na gray, nag second primer na ako na pula. Dahil yung finished product kasi niyan is top coat na pula. So tatlong layer yung pintura, no. First primer is gray, second primer is red, and then yung top coat na pula, yung finished product na talaga na pula, kasi yung kulay nito is pula yung pinakulay ni Chipmate. So depende yan kung anong mauna, no. Yan lang talaga yung dalawang primer, no. Kung yung finishing mo naman is white, yung maunang first primer is red naman, tapos pag ang yung second primer naman is gray, para ang finishing is white. So yan yung process talaga di always dito, no. So since pula yung top coat dito, yung finish dito,
So gray yung unang first primer at red yung second primer. And yun, natapos rin natin yung job order natin ngayong araw, mga ka-dreamers. Second primer din natin at may natira pa kunting pintura. Linisan na lang natin mamaya at para magamit pa natin next bukas. So sa kabila naman, ito yung natira ko kanina. Na second primer na yun natin ito. At yan yung natira ko kanina, hindi pa na second primer kasi medyo basa-basa pa. At na second primer na din natin to. So tamang-tama lang sa oras, mga ka-dreamers, no? Natapos rin natin yung trabaho natin ngayong araw. Alas 4:56 na at 4 minutes na lang mag-out na tayo. So yun na nga, mga ka-dreamers, yun yung araw ko ngayon, a day of my life as a ordinary seaman on board. So again, fight for your dreams and don't give up, good mga ka-dreamers. No matter what happens, no matter what other people say to you about your dreams, don't give up, okay? Thank you for watching, mga ka-dreamers. Fighting for your dreams. Don't give up. Bye-bye.